sa pagsusuri ni Ka-TH sa kanyang lugar ay kanyang nadatnan ang isang batong may kakaibang hugis. Hindi naman gaanong malaki ang sukat nito, ngunit ang sadyang kakaiba dito ay ang kanyang hugis na triangle. Kung pagmamasdan natin ito, parang ang pagkakahugis nito ay pasadya. Parang sadyang binawasan ang mga bahagi nito para magkaroon ng maayos na hugis triangle. Maliban dito, ito ay nakahiga. Base sa naging pananaw ni Ka-TH, ang naturang bato na ito ay isang arrowhead, kaya ito ay isang pointer. Para lamang sa mga hindi pa nakakaalam, ang arrowhead ay isang karaniwang uri ng marka kung saan ay nakaturo sa isang direksyon gamit ang patulis nitong bahagi. Kaya ang ginawa ni Ka-TH ay kanyang sinundan kung saan nakaturo ang naturang bato. Dahil sa batong hugis arrowhead, nagawang hanapin ni Ka-TH ang isa na namang kakaibang bato. Ngunit ang sukat nito ay ilang beses na mas malaki kumpara sa naunang bato at ito ay hugis triangle na rin. Ang tangi nilang pagkakaiba ay nakatayo ito at hindi nakahiga. Ngayon ay gustong malaman ni Ka-TH kung ano ang aking masasabi sa dalawang batong hugis triangle na kanyang nadatnan. At ang kanyang pinakatanong ay kung nasa malaking bato kaya ang nakatagong deposito. Ang batong hugis arrowhead. Ayon kay Ka-TH, ang unang bato na kanyang nadatnan ay hugis triangle. Pero, base sa kanyang sariling pananaw, ito ay isang arrowhead na siyang dahilan kung bakit niya natuklasan ang ikalawang batong hugis triangle. Masasabi ko na tama naman ang naging pagbasa ni Ka-TH dito sa batong hugis arrowhead na ito. Pero, pagdating sa mga arrowhead na marka, lalo na ang mga surface markers, ay madalas may kasama itong ibang mga Yamashita treasure signs. Sa kadalasan, ang mga batong hugis arrowhead bilang marka ay may kasama itong bilog na butas. Maaring ang butas ay malapit sa patulis nitong bahagi o nasa isang gilid nito. Dahil ang mga ganitong uri ng arrowhead na marka ay nakaturo ito sa treasure deposit spot o kung saan nakabaon ang deposito sa lugar. Pero kung wala talaga tayong makitang kahit anumang marka sa mga bahagi nito, maaari na ating madatnan ito sa kasunod na markang bagay. At ito ay ang mas malaking nakatayo na batong hugis triangle. Ang malaking batong hugis triangle. Ayon kay Ka-TH, sinundan niya ang direksyon kung saan nakaturo ang batong hugis arrowhead. Hindi naman gaanong malayo ang kanyang tinahak na distansya bago niya narating ang malaking batong hugis triangle. Gaya ng una kong sinabi sa naunang bato, maaaring ang ikalawang bato na ito ay may nakaukit dito na mga marka. At ang mga marka na ito ang siyang higit na makakapagsabi o makakapagkumpirma kung nandito nga ba talaga ang deposito. Pagdating sa mga nakatayong batong hugis triangle, masasabi ko na meron itong dalawang karaniwang kahulugan. Una ay nagpapahiwatig ito na may nakatagong deposito sa lugar na isang large volume treasure deposit. Ibig sabihin ay sadyang napakalaki ng kayamanang nakatago sa lugar na ito. Ang pangalawa naman ay meron itong kaugnayan sa pattern na triangulation. Ibig sabihin ay may tatlong mahalagang sulok sa lugar na kailangan nating matuklasan. Kapag ating kinonekta ang tatlong sulok na ito, mabubuo ang isang
triangle na area. At sa loob na nasasakupan ng area na ito ay dito nakabaon ang deposito. Pero ang tanong ni Ka-TH ay posible kaya na nakabaon sa loob ng malaking bato ang deposito? Sa madaling salita ay isa kaya itong rock enclosed treasure deposit? Para masagot ang katanungan na ito ni Ka-TH ay kailangan talaga nating suriin ng mabuti ang naturang malaking bato. Maliban dito ay wala tayong aktwal na larawan sa batong kanyang nadatnan dahil ang kanyang salaysay dito ay mula lamang sa kanyang komento. Ang masasabi ko kay Ka-TH. Umpisan natin sa batong hugis arrowhead. Ang masasabi ko dito ay siguraduhin mo na ito talaga ay isang lehitimong marka at hindi nature made o nagkataon lamang na gawa ng ating kalikasan. Nasabi ko ito dahil sa walang ibang mga marka sa paligid nito na maaaring magbigay patunay sa pagkalihitimo nito. Pagdating naman sa malaki at nakatayo na batong hugis triangle, ang masasabi ko naman dito ay posibleng nagkataon na rin ito. Base kasi sa aking mga karanasan, ang mga malalaking bato na ginamit ng mga sundalong apon bilang palatandaan ay meron itong mga nakaukit na marka. Mas maigi na lamang siguro na kuhanan mo ito ng mga aktwal na larawan at iyong ipadala sa aking email. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.